Hello sa mga kamani manet. Alamin natin ang mga dapat natin gawin sa pagsalubong ng bagong taon 2024 para naman sa ganon tayo ay swertihin. Umpisahan natin sa pagsalubong. Pagsapit ng alas 12, kinakailangan ay may hawak kang pera at magbibilang ka ng kaperahan sa harapan ng pintuan. Kapag nagbilang ka ng kaperahan sa harapan ng pintuan, ay buong taon kang siswertihin. Buong taon ka rin may pera at hindi na uubusan. Kaya naman gawin mo ang bagay na to para ang taong 2024 ay makapagdala sa iyo ng siksikliklig at nag-uumapaw na kaswertihan. Upang sa ganon, ikaw ay swertihin at ang pera ay hindi mauubos sa buong taon. May pagkakataong mababawasan pero may darating na blessing na magbibigay sa iyo ng pagkakataon para kumita ng kaperahan. Pangalawang dapat mong tandaan sa pagsalubong ng bagong taon ay hindi ka dapat nawawalan ng prosperity ball. Bigas ng kasaganahan, itlog na 12 para sa 12 buwan sa isang taon na magiging maswerte. Lagyan mo rin niya ng coins na 12 pieces para ang coins na gold na yan ay magbibigay ng swerte at pera sa buhay mo. At syempre, hindi mawawala ang red o well golden foil na nasa envelope na lagyan mo ng 168 pesos para ang blessing ay mapasa yung buhay. Nasa gitna naman ang orange na umaangkop para sa prosperity at abundance sa buong taon. Kaya naman ang prosperity ball na nasa mesa mo sa pagsalubong ng bagong taon ay magbibigay sa iyo ng siksikliklig at nag-uumapaw na swerte. Siyempre, sa pagsalubong ng bagong taon, kinakailangan ang buong pamilya ay masaya at sama-sama. Hindi dapat na iniiwan ang bahay na nakasarado, madilim at walang tao. Dahil buong taon, ganyan ang mangyayari sa tahanan mo. Kinakailangan na ang bahay mo ay magkaroon ng blessing galing sa buong pamilya. Mas mainam na masaya ang pamilya sa pagsalubong ng bagong taon para magkaroon din ng isang masayang pagsasama sa buong taon. Kapag buo ang pamilya, buong taon ding buo ang inyong pamilya. Huwag mo ring hahayaan na madilim ang iyong tahanan para sa magandang liwanag ng buhay. Siyempre, hindi mawawala ang mga maswerteng prutas sa hapag kainan. Ang mga bilog na prutas na 12 ay nagbibigay din ng 12 swerte sa buong taon. Kapag bilugan ang prutas, ito ay walang sharp o walang hihinto na blessing kundi tuloy-tuloy. Mainam din na may pinya para sa mga nagninegosyo. Ang mga bilog na prutas tulad ng orange at katkat naman ay nagbibigay ng gold sa tahanan o pera. Pagdating naman sa saging na sama-sama ay pagsasama-sama rin ng buong pamilya. Kaya masaya. Pag salubong naman ng bagong taon, kinakailangan ikaw ay malinis at bagong ligo na. Kapag kasi dumating ang January 1, hindi ka na dapat maliligo hanggang alas 3. Dapat bago pa lamang magsalubong ang bagong taon, nakaligo ka na. Mas mainam din ang ginamit mong baligo ay nilagyan mo kahit isang kutsarang asin para ang asin na yan ay nagtatanggal ng negatibong enerhiya para sasalubungin mo ang buong taon na ikaw ay masaya at walang anumang alinlangan sa buhay, walang anumang problema at magiging masaya ang buong taong 2024. Kaya naman, ito ay napakaganda para sa iyo. Maglagay ka rin ng maswerteng halaman tulad ng palm tree. Ang mga palm tree na yan ay maswerte sa negosyo at nagpapasok ng pera. Pwede ka rin maglagay ng money tree o money plant na swerte rin. Pwede rin snake plant, bamboo o kaya naman ay jade plant. Ang mga halaman na aking nabanggit ay magbibigay ng swerte sa buhay. Ilagay mo to sa southeast sector ng tahanan kung saan ang southeast sector o timog silangan ay lugar ng pera. Ang abundance sa tahanan ay magpapatuloy at magbibigay sa iyo ng isang magandang resulta
resulta ng buong taon 2024. Pagdating naman sa ating mga kusina, huwag mong hahayaan na sira ang faucet, sira ang mga doorknob o sira ang mga gamit sa kusina o kahit sa loob pa rin ng bahay. Ang mga gamit na mga basag-basag ay dapat itapon na. Huwag niyo nang bigyan ng halaga kasi ang mga basag na bagay na yan ay maaaring magresulta ng negatibong enerhiya na yin. Kapag yin ang nangingibabaw sa loob ng bahay, mangingibabaw din ang kamalasan. Kaya huwag mong hayaan na nagsasayang ka ng tubig o sira ang faucet na may tumutulo dyan para kasi nag-waste ka rin ng money. Huwag mo rin hayaan na walang laman ang iyong mga istakan, bigas at asukal. Dapat ang lahat ng yan ay punong-puno. Punong-puno para hindi ka maubusan. At syempre, ang pag-iingay ay bahagi na ng pagsalubong ng bagong taon. Mas maingay, mas maganda. Magre-resulta sa pagtanggal ng negatibong enerhiya. At mas mainam na natatanggal natin ang lahat ng negatibong enerhiya sa pagkapag natanggal mong lahat ng negatibong enerhiya na yan. Ang ipapasok sa iyong tahanan ay siksitliglig at nag-uumapaw na kaperahan. Kaya naman kapag ganito ang nagiging resulta sa tahanan mo, magre-resulta rin ito ng pagpasok ng yang energy. Kapag yang energy ang pumasok sa tahanan, ibig sabihin positibo ang energy na mamayani sa tahanan. Maglagay ka rin ng isang mangkok ng asin sa corner ng iyong tahanan. Ang mangkok ng asin na yan ay magtatanggal ng negatibong enerhiya. At kapag natanggal nito ang negatibong enerhiya, ang ipapasok lamang sa loob ng iyong tahanan ay positibong enerhiya. At kapag positibong enerhiya ang ipinasok nito sa iyong tahanan, ay magiging maganda ang resulta sa iyong buhay. Papasok din ang siksikliglig at nag-uumapaw na swerte sa iyong tahanan. Kaya naman ganito ang gawin mo sa iyong buhay para ang swerte ang mamayani at hindi negatibong enerhiya. Paglalagay ng asin sa corner ng iyong tahanan. Pagdating naman sa mga handa sa iyong hapagkainan, huwag mong hahayaan na maghanda ka ng mga bagay na may mga maasim, maalat, dahil ito ay magre-resulta sa asim at alat ng pagsasama ng iyong tahanan. Mas mainam na matamis para sa matamis na pagsasama, malagkit para sa dikit-dikit na pagsasama, mahaba para sa isang mahabang buhay, at syempre iwasan mo rin ang paghahanda ng manok, mas mainam na lechon kahit ulo lang, para abundance and prosperity ang maibabahagi nito sa loob ng iyong tahanan at magre-resulta sa isang magandang buhay. Siyempre, hindi rin mawawala ang isang tahanan na masaya, maliwanag. Mas mainam na ang tahanan ay maliwanag para ang liwanag na yan ay magre-resulta sa liwanag ng buhay. Magbibigay ito ng magandang resulta sa iyong tahanan kapag ang liwanag ay nandiyan. Kaya naman, mas mainam na ang tahanan natin ay maliwanag para maliwanag din ang maging resulta nito sa ating mga tahanan. Ang isang maliwanag na bahay ay magkakaroon ng maliwanag na kinabukasan sa buong taon ng 2024. Kaya ngayon pa lang, ayusin mo na ang iyong mga ilaw para ikaw ay swertihin sa 2024.